Itong nabulgar ngayon sa audit report para sa taong 2020 ng Commission on Audit. Ang sabi ho, the expenditures include ang mga winaldas po rito ay ang mga sumusunod. 6.58 million, 6 mahigit kalahating milyon ang ginasta sa infinity pool. Mura ba yun, mga kaibigan? 6 na milyon, mansion na yun. Malaking bahay na yun, di ba? At lupa, di ba? Oh, pagkatapos, merong 3.43 million, ito yung swimming pool para sa isang napakalaking bahay na at lupa ang halaga, mga kaibigan. Isang magarang bahay na yan na malaki, ha? Ang katumbas na halaga, ipinagpagawa lang ng swimming pool, ha? Ngayon, merong 3.43 million ang ginasta naman para dun sa renovation ng mga kwarto, ha? At 400,432 pesos para sa pergola. Alam niyo ba yung pergola? Ano lang yun eh, lalagay ka ng poste. Ha? Apat na poste. Kapraso. Lalagyan mo ng ano yun, ng mga kwan, kahoy sa itaas o kung ano man disenyo na walang bubong. Yung iba, ang pinapagawa, nakatumbas niyang pergola, yung gazebo. Di ba? Yung gazebo, yung pwede kang maupo, pwede mo lagyan ng lamesa. Ganon din naman yan eh. Kaya lang yan eh, ano yan eh? Arte lang yan eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo yun, arte lang yan eh. Ala namang ibig sabihin yun eh. Pwede mo lagyan ng kurtina, ha? Disenyo lang yun. Ano nun? Wala naman silbi yun eh. Yung ginagawa yun para sa mga, limbawa, yung commercialized na mga kwan, mga lugar, di ba? Kainan, o ano pa man yan, basta commercial, business, di ba? O kaya, milyonaryo ka, multimilyonaryo ka, pwede ka magpagawa nun sa bahay mo para magkaroon ng arte yung garden mo, di ba? Oh, ito wala eh, simentado eh, pagkatapos nilagyan nun. So, gumastos din po ng 419,912 pesos para sa decorative rock wall. Ay, pader, mga kaibigan, nilagyan ng dekorasyon yung pader, ano na yun, 419,000 pesos, ha? O, 420, more or less. O. Ngayon, ang sabi ng COA, ang PPA ay may mandato na mag-develop at mag-operate ng rationalized national port system. Yan. Kasi Philippine Ports Authority, kung magdi-develop ka, doon sa pier ka mag-develop yung mga port, di ba? Mga kaibigan. Oh, port system in support of trade and national development. Oh, mga kaibigan. Kaya sinita ng COA ito pong Philippine Ports Authority or PPA dahil sa hindi naman kailangang pagpapagawa ng infinity pool at mga kwarto na umabot po sa mahigit 10 milyon. Oh. Paliwanag nga nito, ito pa kasinungalingan. Ang ginastos lang daw nila sa infinity pool ay 800,000. Tingnan niyo ang mga sagot nila, malayo sa putok ng kanyon. Kasi sinasabi ng COA nga eh, wala kayong mandate na ganyan.
ang mandato ninyo, ang pwede ninyong gampanang tungkulin, eh yung magpa-develop kayo. Mag-operate mga national port system para suportahan yung trade and national development. Kasi lahat ng port mga pier, mga kaibigan, dyan ang trabaho ng PPA. Andyan ang mandate nila. Papatayo kang swimming pool, eh, laki ng dagat. Doon kayo mag-swimming, doon kayo mag-training. At saka kung hindi, pag nanakaw ang plano nitong mga to, lahat na iisip eh. Basta pagkakakitaan, kahit hindi naman pakikinabangan. Ano papakinabangan mo dyan? Training? Anong training ang pinagsasabi mong damuho ka? Eh meron tayong mga, ano ba ito training nyo? Ba't kayo nagpagawa? Ano, magtitihaya ka? Yung infinity pool para sa mga ano yun eh, hindi naman talagang, babad-babad ka lang dun eh, di ba? Oh, mga kaibigan, hindi ka naman kailangan mag-swimming dun eh. Babad-babad ka lang dun, yan, pasosyal-sosyal ka, parelax-relax, di ba? Mga kaibigan, parelax-relax. Anong training yun? Training ng ano yun? Mga kaibigan. Kasi kung gusto ninyo mag-training ng swimming pool, meron tayong Rizal Memorial, mga kaibigan, at iba pang lugar na pwede kayong mag-swimming. Hindi ho ba? Na, ito pa, isang maalala ninyo, nakatiwalian sa panahon ni Gloria na nangyari, swimming pool din. Ginastusan naman ng PAGCOR nung panahon ni Gloria Macapal Arroyo. Ha? Ang gumastos, ito si Henwino, si Ephraim Henwino. Di ba binulgar ito sa Senado? Nagpagawa rin ng ano ito, ng swimming pool. Wala namang kinalaman ng PAGCOR doon. Sa kanyang eskwela tinayo. May sariling itinayong eskwela. Mga kaibigan, yung eskwelahan, nilagyan ng swimming pool na pang-Olympic. Mga kaibigan, Olympic size na swimming pool. Na Bulgaria sa panahon ni Gloria. Ang PPA daw ay tumututol din o kumokontra doon sa pinakahuling inilabas na audit report ng COA. Hindi pa raw yung final. Kesyo final yan, kay hindi final, hindi mo mababago ang katotohanan. Di ba? Na yung swimming pool ay ipinatayo ninyo unang-una sa panahon ng pandemya. Pangalawa, wala kayong mandate na ganun eh. Kung meron kayong pwedeng i-construct, yung may kinalaman sa port, yun, sa pier mo ilagay. Di ba? Magpasimento ka ron, magtayo ka ng kung ano ron, maglagay ka ng tsubiburong kung gusto mo, ha? Ng Ferris wheel. Pwede yun. Mga kaibigan. Pero ito hindi. Sa isang training, hindi pa maliwanag yun ha, kanino yung training center na yun? Ano ba yun? Ano ba iti-train nila dun? Mga kaibigan, hindi natin alam eh. Yung sinasabing audit report, sabi ba naman itong damuhong ito sa PPA ng COA? Of course po, kami po ay hindi sumasang-ayon dyan. Hindi raw sila sang-ayon. May proseso po naman. Kung sumang-ayon ka man at hindi, ano pakialam namin? Di ba? Wala kang napapatunayan doon na walang anomalya. Di ba? Ang dapat mong patunayan, walang anomalya. Ang sasagutin mo, bakit nyo naisip yan? Bakit nyo ipinrioritize yan? Di ba? Ba't ginawa nyong priority yung sa panahon ng pandemya ay magpatayo kayo ng swimming pool?
infinity pa, mga kaibigan. May proseso po naman po yan. O taga, may proseso ginawa ninyo. Proseso ng corruption. Ha? Susundin namin ang proseso para mapaliwanag ng maayos po yan. Hindi nga maayos eh, nasitanga eh. At yung sinasabi mong proseso, ipapaliwanag mo, hindi mo na ipapaliwanag. Kasi yung sinasabi mo, pinagpipilitan mo, di ka naniniwala. Eh, kay maniwala ka, kay hindi ka maniwala, eh, totoo namang ginastusan niyo yun. Di naman ninyo kinokontrang, hindi totoong nagpatayo kayo ng swimming pool, ng infinity pool. Oh, hindi naman niyo inaano yan eh. Di ba? Hindi naman niyo tinututulan eh. Ang tanong dito, bakit kayo nagpatayo niyan? Asan ang mandate ninyo? Saan ka humugot? Ha? Nang otorisasyon na magawa ninyo yan. Wala kayong authority. Wala kayong mandate. Wala yan. Hindi yan saklaw ng inyong tungkulin. Yun ang ibig sabihin. Paano mong ipaliliwanag pa yan? Di ba? Ang sinasabi mo lang, hindi milyones ang halaga, kundi 800, more than 800,000. Eh, 800,000, eh, pero nagre-reflect naman sa record eh. Di ba? Ano yun? Inimbento na tinaasan ng COA? Hindi nila tinaasan yun. At pagpalagay na natin, halimbawa lang ito ha, tatanggapin natin totoo, sinasabi niya lang, halimbawa lang, hindi naman totoo. Mas siyempre, mas maniniwala tayo sa COA dahil ang pag-audit ng COA, eh base sa dokumento, hindi base sa bunganga. Oh, katulad nitong mga sinisita. Wala naman kayong ibang pwedeng gawin kung hindi ipaliwanag ninyo. Diba? Halimbawa, bakit itong OWA ay bumili ng pasador? Ha? Na ang kumpanyang pinagbila nila ay construction firm. Oh, isang kumpanya na may kaugnayan sa construction. Ibig mo ba sabihin, kung bibili ka ng piyesa ng sasakyan, bibili ka sa butika? Ha? Mga kaibigan? Oh, bibili ka ng candy saan? Sa hardware? Mga kaibigan? Di ba ang laking katarantaduhan? Ba't ka doon bibili? Pagkatapos, nung pinuntahan ng auditor, hinanap yung address. Kung totoo, di ba? O, ito yung pangalan. Address. E nung punta, wala namang ganun eh. Mga kaibigan eh. Kasi residential yung area. Wala hong ganun dun. Hinanap. O, ganun din ito. Paano nilang patutunayan yun? Anong sasabihin? Kayo pa may ganang magalit? Kayo pa may ganang magsabing kuwan palabasing sinungaling yung COA? Halimbawa, ito ha, maliwanag ha, kasi ano ito mga hinduropot na ito eh, binabaluktot yung kuwan eh. Yung inililihis dun sa issue, yung pagsagot nila. Eh bunga nga lang yung inyo eh. Ang pinagbatayan ng COA, kaya kayo sinisita, ano? Dokumento. Dokumento ng ano? Dokumentong galing din sa inyo. Hindi inimprenta ng COA yung dokumento na pinagbasihan nila sa pag-audit. Yung mga dokumentong yan ay galing sa respective agencies ng gobyerno, kung anong ahensya yan. Hindi ba? O, kung PPA yan, PPA yan. Anong sasabihin mong hindi to? Hindi? Mga kaibigan, itong mga hinduropot na ito, talaga mga punyeta o. Oh. Natilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong siya
sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit pa tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting. Pagkat kayo na ay booking, booking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera.